magmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas at Mindanao. San man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Lunes, 21 de Disyembre, 2015. At gaya ng nakakagawian, patuloy nating nakakaagapay ang Mona Lisa ng People's Television Channel 4, none other than Miss Ara Perez. Good morning, Ara! At syempre pa mga kaibigan, ngayon po ay hindi na naman natin makakapiling ang ating Pride of Baliwag Bulacan, my co-anchor lady with a lipstick smile, dahil meron pa rin siyang official na gampanin sa field. At makakatalastasan pa rin po natin siya saan man siya naroroon para sa ilang mga update ng kanyang mga aktibidades na pupuntahan ngayong Monday morning. At syempre pa mga kaibigan, ang lahat po ng ating mga taga-subaybay ng Radyo Vision sa Media ng Bayan, lalo na sa Radyo ng Bayan, kami po ay masusubaybayan nyo sa lahat ng 32 himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa pamamagitan naman ng audio streaming, makakasama nyo kami worldwide. Okay, at kaagapay natin ang People's Television Channel 4 and then ang ating IBC 13. Yan po. Para sa araw na ito, saan man kayo naroon, sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning. Kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan, paghimay sa ilang mainit na isyong nakaguhit sa ating mga payagang pangumaga, and of course, ang pagtalakay natin sa ilang mga napapanahong issue sa ating hapag ng talastasan. Ang lahat pong yan, sa kabuuan ng ating Monday edition, sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning. Samantala, mga kaibigan, na bukas din ang ating linya ng komunikasyon, 0922-358-2679 para po sa inyong mga mensahe, pagbati at sa inyong pakikilahok. Huwag lamang kalimutan please ang inyong mga pangalan at addresses. In fairness, baka po hindi ko mabasa ang mga mensahe ninyong walang pangalan at address. Okay, so this will be a fine Monday morning. Tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. Samantala, simula po ngayong araw na ito ng Monday, December 21, isya sa ilalim na sa white alert ng Department of Health. Ang lahat ng mga pampublikong ospital nito sa buong bansa ngayong araw na ito, ayon kay Health Secretary Janet Garin, para ikangay bahagi ng kanilang paghahanda sa posibilidad na tumaas ang bilang ng mga magkakasakit ngayong pabago-bago ang panahon. Yan po, talaga namang masasabi natin na talagang napapanahon. Ito nga po ang inyong abang lingkod. Medyo nadadali na po tayo ng mga sipon at pag-uubo dahilan sa inclement weather. Okay? At ang climate condition natin mga kaibigan. Kaya tayo po nagpapaalala sa lahat ng ating mga taga-subaybay, lahat ng mga kababayan natin. Take good care of your health at syempre pa mga kaibigan. Patuloy tayong magsuot ng mga pananggalang, proteksyon sa ating kalusugan. Mahirap pong magkasakit towards this pagsalubong natin sa Kapaskuhan. Anyway, Bebs, magandang morning, Bebs! Good morning! Dari ko nga po yung sinabi mo, no, na white alert na ang ating mga ospital sa buong Pilipinas para to attend to our mga kababayan
na posibleng magkaroon ng problema sa kanilang kalusugan sa darating na Kapaskuhan at pati na rin sa pagpasok ng bagong taon. Alam mo, bukod kasi dito sa malamig na panahon, sa mga pag-ulan-ulan at biglang araw, ay isa rin problema kapag mga ganitong panahon, yung nagkakaroon ng you only live once o YOLO attitude. Right. Ating mga kababayan na talagang ibinubuhos sila lahat ng kanilang pagkain sa isang araw, pagpasko at bagong taon. Dapat alalahanin din natin ano, na mayroon pang bukas, pwede pa tayong kumain at alalahanin natin yung ating kalusugan. Mas maganda na we will welcome the new year nang malusog tayo. Kaya ikaw ka, Francis, ingat ka sa taba. Meron akong panlaban dyan, Vibs. Anyway, totoo yan, ano? Dahil sabi nga nila, once a year lang naman ito eh. Oh, kaya bigay todo sila. At anyway, meron namang assurance ang ating Department of Health at lahat ng mga ospital nito na bukas sila sa ganitong mga eventualities, lalo na yung pagsalubong sa bagong taon. Yung mga maaaring madisgrasya, sana naman, knock on wood, wala nang madisgrasya ng malala na mga ika ngay magsasalubong sa bagong taon. At yung nga, sinasabi mo, pagkain, hinay-hinay. Let us eat moderately, ika nga. Yun. At saka sana we should respond ano, doon sa panawagan ng ating pamahalaan na huwag nang gumamit ng paputok sa pagsalubong natin sa bagong taon. Kasi kung gusto natin mag-ingay, pwede naman yung torotot at iba pang mga alternative na paraan ano, para salubungin itong bagong taon. Maniwala ka ba, Bibs? Ako eh, taon-taon hindi nagpapaputok, pero pag pumunta ka sa bahay ko, dumadagundong ang paputok, naka-USB na. Wow! Digital na, no? Yung pagsalubong mo sa bagong taon. Mas maganda siguro yung ganun. Uh-huh. At least, diba, walang danger na maputokan ang sino mang miyembro ng inyong pamilya, lalo na. Diba si John Paul, baby pa. Uh-huh. Okay, Vibs, asan ka na sa mga oras na ito? Are you there sa site? Well, tayo, nasa NLEX pa lang tayo, ka-Francis, ano, papunta dito sa Haribon, Clarkfield, Pampanga, kung saan gaganapin yung 80th taong anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines, kung saan ang kanilang tema ay advancing and modernizing ano, para sa pag-secure ng ating mga kababayan at pati na rin ng ating bansa. At kanilang i-feature sa kanilang anibersaryo, dapat abangan ano, ng ating mga kababayan. Mamaya po yan, alas 9 na umaga, itong mga bagong biling kagamitan ng ating Armed Forces of the Philippines, lalo na yung kanilang mga aircraft, kabilang na itong dalawang fighter jet na mula Korea, yung tinatawag na FA-50P8, yan yung i-feature mamaya, kung saan makikita natin ano, yung capabilities nito. Ito daw ay napaka-bilis ano, na jet at talaga namang maaari siyang gumamit ng missile para sa pag-missile at pati na rin sa pagpatrolya sa ating mga karagatan, particular na sa bahagi ng West Philippines. Okay, so dadaluhan niya ni Pangulong Aquino mamaya. Aasahan ko, Vibs, ang ilan pang mga detalye ng mga kaganapang yan. Please keep us posted every now and then sa kabuuan ng ating Monday edition ng ating Radio Vision, Vibs. Okay, thank you, Sir Francis. Mamaya, bibigyan ko kayo ng update. Okay, mga kaibigan, ang aking pong co-anchor lady, Miss Vivian Gulia. Samantala, 10 minutos, 45 segundos na. Makalipas ang alas 6, puntahan na natin at pararin ang unang bulusok ng ating mga balita sa pamagitan ng ating Mona Lisa, Miss Ara Perez. Ara, good morning. Go! Maraming salamat, Francis, at ingat ka dyan, Viv, sa iyong out-of-town coverage. Magandang umaga, Pilipinas! Bangon na tayo at tunghayan na natin ang mga pinakamaiinit na balitang hatid ng media ng bayan. Una sa ating mga balita, umabot na sa 2 bilyong piso ang naitalang pinsala ng bagyong Nona sa bansa. Ito ay base sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ayon sa NDRRMC, nasa 233.7 milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura, habang nasa mahigit 1.8 bilyong piso naman sa imprastruktura. Bukod dito, nawasak din ng bagyong Nona ang mahigit 100 at
68,000 bahay, 35 health facilities at 20 eskwelahan. Umaabot naman sa halos 725,000 individual ang isinailalim sa preemptive evacuation. Dahil sa bagyong Nona, nasa 214 na lugar ang lubog sa tubig baha. Samantala, patuloy pa rin ang mga ahensya ng gobyerno sa pagkakaloob ng tulong sa mga sinalanta ng bagyong Nona. Ayon sa NDRRMC, halos nasa 300,000 tao pa rin ang patuloy na tinutulungan ng pamahalaan sa loob at labas ng evacuation centers sa Regions 3, 4A, 4B, 5 at 8. Umaabot naman sa halos 725,000 individual nga ang isinailalim sa pre-emptive evacuation. Sa tala ng NDRRMC, nasa 35 katao na ang nasawi, 24 ang sugatan habang 6 ang nawawala. Tiniyak naman ng pamahalaan na may sapat na pondo ang gobyerno upang tulungan ang mga naapektuhan ng bagyong Nona. Ayon kay PCOO Secretary Sonny Coloma, patuloy ang humanitarian assistance, disaster relief at rescue efforts ng gobyerno sa mga lugar na tinamaan ng bagyong Nona at Onyok. Patuloy ang sinasagawang humanitarian assistance, disaster relief at rescue efforts ng pamahalaan sa mga lugar na apektado ng mga nagdaang bagyong Nona at Onyok, alinsunod sa gabay at pag-uutos ng Pangulo. Nito lamang nakaraang Biyernes, ipinalabas ng Pangulo ang Proclamation Number 1186 na nagdedeklara ng State of National Calamity upang higit pang mapabilis ang pagbibigay ng karampatang ayuda sa mga kalalawigang tinamaan ng mga bagyo at upang pairalin ang price control bilang pagpigil sa maaring pagsasamantala sa presyo ng mga pangunahing pagkain at kagamitan. Sa huling ulat ng NDRRMC, nakapamahagi na ng humigit-kumulang 56.2 milyong pisong halaga ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Nona sa Regions 2, 4A, 4B, 5 at 8. Samantalang nagpreposition ang DSWD ng tinatayang 674 milyong pisong standby funds, 111.5 milyong piso na halaga ng food at non-food items at mahigit sa 204,000 food packs sa mga tanggapan nito sa Regions 10, 11, 12, Caraga at National Operations Center sa Maynila para sa mga pangailangan ng ating mga kababayan sa mga naturang lugar. Niliwanag naman ng mga otoridad na hindi sakop ng ipatutupad na Christmas truce ang law enforcement operations ng Philippine National Police na suportado ng AFP lalo na sa pagtugis sa threat groups at wanted na personalities. Inihayag ito ni AFP PIO Chief Colonel Noel De Toyato matapos aprobahan ni Pangulong Aquino ang Suspension of Military Operations o SOMO. Magsisimula ang SOMO sa Disyembre 23 at magtatapos sa Enero 3, 2016. Nanawagan si De Toyato sa mga kasapi ng New People's Army na gawing pagkakataon ng SOMO para makapag-isip-isip upang isulong ang kapayapaan at sumuko at magbalik loob sa pamahalaan. Ang unilateral declaration of SOMO ay inirekomenda ng Department of National Defense at ang sakop lamang nito ay ang operasyon ng militar laban sa NPA. Samantala, isa sa ilalim na nga ng Department of Health sa White Alert ang lahat ng mga ospital sa buong bansa simula ngayong araw, ika-21 ng Disyembre. Inihayag ito ni Health Secretary Janet Garin. Ayon sa Kalihim, bahagi ito ng paghahanda ng kagawaran para sa posibleng pagtaas ng bilang ng mga magkakasakit dahil sa malamig na panahon. Sinabi ni Garin na malakas ang posibilidad na magkakaroon ng ubo, sipon at lagnat ang mga bata maging ang matatanda. Sa ilalim ng White Alert status, naka-standby ang lahat ng hospital personnel para sa deployment at augmentation sakaling kailangan ng karagdagang serbisyo medikal. Nakahanda na rin ang DOH para tulungan ang mabibiktima ng mga paputok at ligaw na bala kaugnay sa pagsalubong sa bagong taon. At yan muna ang ating latest para sa sandaling ito. Balik na muna sa iyo, Francis. Thank you very much, Miss Ara Perez. Nagatid sa ating orasan, 16 minutos, 36 segundos na makalipas ang alas 6. Tuloy-tuloy na tayo muna at sa puntong ito, paraanin na natin ang unang sigwada ng ating
Provincial Roundup! Bayan Patrol Report! Unahin natin ang ating radyo ng Bayan Borongan, Eastern Samar with Pen Pomida. Pen, maayong buntag, konektado ka. Damo nga salamat, ngan maupay nga aga ka Francis at Miss Vivienne. Matagumpay na inilunsad ang ubas o ugnayan ng barangay at simbahan ng DILG na isang simpleng programa na ginanap kamakailan sa Capitol Gym, lungsod ng Borongan. Ang ubas ay magkakasamang ipinatutupad ng DILG, iba't ibang simbahan at ng Liga ng mga Barangay sa Eastern Samar. Sinusuportahan po ito ng administrasyon ni Governor Conrado Nicarta Jr. at ang lahat ng bayan sa lalawigan. Ipinaliwanag ni Gina May Lobrio, staff ng DILG, ang konsepto ng ubas na naglalayong maging kasangkapan sa pagitan ng mga lider ng simbahan, pamahalaan at barangay na tipunin at pag-isahin ang mga mamamayan para sa maayos, bukas at pakikiisa ng iba't ibang relihiyon sa mga adhikaing pangkaunlaran ng pamahalaan. Partikular na nakatutok ito sa pagmo-monitor kung maayos ba o tama ang implementasyon ng mga proyekto sa ilalim ng Grassroots Participatory Process o GPP na dating kilala bilang bottom-up budgeting. Ang ikatatagumpay ng ubas ayon kay Lobrio ay nakadepende sa uri ng kooperasyon at pakikiisang ipagkakaloob ng mga mamamayan upang tunay na makamta ng adhikaing maitaguyod ang tuloy-tuloy na pag-asenso at kaunlaran sa buhay ng mga mamamayan sa Eastern Samar. Para sa Radyo Vision, ito si Pen Pumida ng Borongan Eastern Samar, media ng bayan. Maraming salamat, Pen Pumida. Puntahan natin ang ating radyo ng Bayan Tandag with Nerissa Espinosa. Nerissa, marajaw na aga, konektado ka. Yes, Maradona Aga, nagsimulan ang ipinapatupad ng Adela Serati Memorial Medical Center dito sa Tandag City ang kanilang Oakland Iwas Kaputok para sa pagdiriwang ng kapasuhan nitong 2015. Ayon kay Mr. Carl Ross, Information Officer ng nasabi ng hospital, kasabay rin ito ang paglalagay sa buong pagamutan sa Code White, kung saan naka-on-call ang lahat ng hospital staff sa buong Christmas holidays o hanggang nakataas ang Oakland Iwas Paputok. Anya, nakahanda na lahat ng gamit sakali mang may kaso ng naputukan ng firecrackers o kaya ligaw na bala. Ngunit inihayag rin niya na hindi naman gaanong marami ang ganitong mga kaso dito tuwing Kapaskuhan. Pero ganun pa man, ay nakahanda pa rin sila sakaling may mga emergency cases. Dagdag pa ni Ross na mas makakabuti kung minsan iwasan na lang talaga ang anumang paputok para iwas discretionary. At yun ang ating ulat para sa Radyo Vision, Nerissa Espinosa ng Tandag City, media ng bayan. Thank you very much, Nerissa Espinosa, mula sa Radyo ng Bayan Tandag. Puntahan naman natin ang ating Radyo ng Bayan Tayug sa lalawigan ng Pangasinan with Grace Acquart. Grace, na imbag bigat kakabsat, konektado ka. Yes, na imbag nga bigat kabsat. Umabot sa 46 na estudyanteng nagtrabaho sa ilalim ng Special Program for the Employment of Students ang tumanggap ng cheque mula sa DOLE. Ayon kay Frisnay Dagundan, pinuno ng DOLE Rosales Field Office, ang cheque ay nagkakahalaga ng 93,104 pesos na ipinasakamay sa mga binibisaryo sa dalawang batch ng mga estudyante. Ang mga recipient ay kasama sa 130 estudyante na nagtrabaho sa Urdaneta City University. Nagpasalamat ang mga estudyanteng binipisaryo ng ESPES ng DOLE dahil napagtanto nila ang kahalagahan ng pagiging masipag at gayon din ang kahalagahan ng edukasyon. Ang ESPES ay Employment Bridging Program ng DOLE na layong maasistihan ang mga mahirap ngunit karapat dapat ng mga estudyante upang makumpleto nila ang kanilang secondary at tertiary education sa pamamagitan ng kanilang pagtatrabaho sa ESPES ng DOLE tuwing Christmas at summer vacation. Ang pasahod sa mga estudyante ay magkatuwang na binabalikat ng DOLE at ng participating employer kung saan sinusunod ang 40 to 60 scheme. Mula rito sa Radyo ng Bayan, Tayug, Pangasinan, ito si Grace Acquart para sa Radyo Vision, media ng bayan. Thank you very much, Grace Acquart. Samantala, 21 minutos, 35 segundos na makalipas ang alas 6.
Paraanin natin ang unang aparador ng ating message center from Joe Robert Nunez Arirao ng Calayan Island. Magandang buhay po ka Francis at Ate Vivian. At sa lahat po ng nakikinig dyan sa Babuyan Island, Claro Camiguin, Dalupiri, Calayan Island na Imbaga Pascua, Ken Naragsaka Baro Tawen from Joe Robert Nunez Arirao. Merry Christmas po sa lahat. Thank you very much. Merry Christmas. Good morning. Greet you lang po ang kasama ko, sina Fernando, Eulogio, Lalay, Manny at Carl. Bay po ito ng Samar. Okay? Good AM, Kuya Francis! Greet ko lang po ng happy maulod ang mga friends ko na sina Asaya, Aligier, Asir at Dayang from RJ of Tabu, Manok, Panamaw, Sulu. Oh, happy listening and happy viewing. Pakibati po kay Papa Chris Refasada ng happy birthday mula kay Mama Lanlang at Kring Kring ng Barangay Kelly Kelly. Okay. Good AM po, poging Kuya Francis. Thank you. At kahit po wala si Ma'am Vebs, magandang umaga pa rin sa kanya. Babati lang po kami ng happy morning dito sa ating mga kapitbahay. Nakikinig po sila sa inyo. Mrs. Taten Ostaya, Mr. and Mrs. Joy Sarda at Mr. and Mrs. Erna Leopardas at kay Miss Gloria Matranas at lalong-lalo na sa aking asawa, Netoy Ekit Coquilla. Nakikinig po ngayon. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat, Kuya Francis, at God bless sa inyong pagbati mula kay Nemia Coquilla dito sa Barangay Sinidman, Occidental Calbayog, Western Samar. Thank you very much sa inyong lahat. Mabuhay kayo. Magandang morning. God bless. Tuloy-tuloy na tayo, mga kaibigan, at alamin natin ang magiging sitwasyon ng ating weather. Today, Monday, puntahan natin ang ating weather girl, Amor La Rosa. Amor, magandang morning. Yes, good morning, Ka Francis. Good morning, Pilipinas. Narito po ang latest sa liganig ating panahon. Ngayong Lunes, dalawang weather systems pa rin po ang makakaapekto sa ating bansa. Kabilang pa rin dyan ang northeast monsoon o yung hanging amihan. Makakaapekto po yan lalong-lalo na dito sa northern Luzon. Ito naman, tail end of a cold front, mag-extend po yan at makakaapekto sa eastern section ng central, pababa po dito sa may eastern section ng southern Luzon. Dahil po sa mga ito, sa mga susunod na oras, mararanasan ang maulap na kalangitan na magdudulot ng katamtaman hanggang sa paminsan-minsan ay malalakas na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Dito po yan sa probinsya ng Aurora at ganun din sa Quezon. Dito naman po sa may Isabela, asahan din ang pagkakaroon po ng maulang panahon. Particularly, makakaranas po kayo ng light to moderate rains. Ganun din po dito yan sa may Bicol region. Para naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi po ng Luzon, asahan naman po natin ang posibilidad pa rin ng pagkakaroon ng mga mahihinang pag-ulan. At dito naman po sa Visayas at dito rin po sa Mindanao area. Asahan naman ang partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin po nito, generally fair weather naman ang inaasahan maliban na lamang sa chances ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. At dahil pa rin po sa patuloy na pag-iral na hanging amihan, inaasahan pa rin po natin ang maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. Dito po yan sa eastern seaboard ng northern Luzon at ganoon din sa eastern seaboard ng central and southern Luzon. Dito po nakataas ang gale warning ng pag-asa, kaya hindi po muna pwedeng pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. Samantala, para naman po sa dadalo ng misa mamayang gabi, alamin po natin ang special forecast mula po yan sa pag-asa. Sa Luzon, dito po sa Metro Manila, asahan po natin ang 22 to 30 degrees Celsius. Habang sa Baguio City, ihanda po ang jacket dahil ang temperatura ay maglalaro sa pagitan lamang ng 15 to 23 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, 22 to 28 degrees Celsius. At para po dito sa Puerto Princesa, mararanasan naman ang 25 to 31 degrees Celsius. Sa Visayas area naman tayo, malaking bahagi po ng Kabisayaan makakaranas naman ng improving weather. Dito po sa Iloilo at Bacolod, asahan po ang 24 to 31 degrees Celsius. Habang dito naman sa Metro Cebu, mararanasan po ninyo ang 24 to 30 degrees Celsius. And for Mindanao area, sa Valencia City, 21 to 30 degrees Celsius. Habang dito naman sa Zamboanga, 24 to 31 degrees Celsius. Mararanasan po ang pagkakaroon ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron lamang po chances ng isolated rain showers or thunderstorms. At para naman po bukas, yung mga magsisimba rin po na sa umaga, inaasahan po natin sa Metro Manila ang generally fair weather with temperature na aabot po ng 22 to 30 degrees Celsius.
sa Baguio City, mababa pa rin po ang 15 to 22 degrees Celsius. Dito naman sa Legazpi, nakapaghandaan po ninyo ang maulap na kalangitan na magdudulot ng maulang panahon. At dito naman sa Puerto Princesa, asahan po ang light rains with 25 to 31 degrees Celsius. Sa Visayas, samantayo for Iloilo and Bacolod, 24 to 31 degrees Celsius. At sa Tacloban City naman, 25 to 30 degrees Celsius. At panghuli po natin sa Mindanao area. For Cagayan de Oro City, meron po kayong 23 to 31 degrees Celsius. At para naman sa mga taga Metro Davao, paghandaan pa rin po ang mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog sa temperatura nga abot naman ng 24 to 31 degrees Celsius. At yan po ang latest sa liganing ating panahon para sa Radyo Bisyon. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa DOST Media ng Bayan. Thank you very much, Amor La Rosa, mula sa Forecasting Center ng Pag-asa para sa ating weather outlook on a beautiful Monday, December 21, 2015. At ngayon, mga kaibigan, sa mga sandaling ito, maaga natin bubuksan ang ating hapag ng talastasan sapagkat meron po tayong isang dalubhasa sa larangan ng social media. Isang IT expert, hindi matatawaran ang kanyang kakayahan, ang kanyang ikangay kagalingan at espesyalisasyon. Narito po at pinaunlakan ang paanyaya ng ating Radio Vision. Kilalang kilala na ninyo, it rings a bell kapag sinabi ko ang kanyang pangalan, Mr. Jerry Liao. Mr. Jerry, magandang morning po. Yes, magandang umaga po, Ka Francis. At siyempre, magandang umaga po sa lahat ng ating mga takapakinig. Alam niyo po, tuwan-tuwa kami at medyo kami po napasyalan ninyo ng maaga-aga ang ating Radio Vision na paunlakan po ninyo sa kabila ng inyong hectic invitation. Alam ko po yun, Mr. Jerry. Pero ngayon, maganda po itong ating ikangay papaimbulog at pakakawalang informasyon para sa kapakanan ng ating mga kababayan na talagang very much engaged na sa larangan ng social media, Mr. Jerry. Ngayon, ano po ang magiging napakalaking gampanin o role na gagampanan ng social media sa nalalapit na 2016 election, Mr. Jerry? Well, unang-una, no, yun na totoo yung sinasabi nyo na marami na nga nasa social media ngayon. Ano? But unfortunately, in as far as yung effect niya sa darating na election, sa tingin ko, hindi pa ganun kalaki yung magiging impact ng social media. Kasi unang-una, dapat nating maintindihan kung bakit sikat na sikat ang social media ngayon, especially Facebook, hindi ba? Oo, naku, number one yan. Yes, oo. Okay. So, sa mga tagapakinig natin at mga nanonood ngayon sa istasyon, isipin mo kung meron kayong Facebook account, kaya ito sumikat hindi dahil sa kayo po ay nakakapaglagay ng larawan, o kaya video, o kaya audio, mga ganyan. Hindi, no? Kaya ito sumisikat kasi every time nag-post kayo ng larawan, okay, yung merong sumasagot. Meron na kagad. Sabihin, meron nagla-like, may nagsishare, o kaya may nagko-comment. Okay. Kaya sumisikat ito kasi merong usapan na nangyayari sa loob. So ito yung tinatawag natin parang engagement, no? May dialogue na nangyayari sa loob, di ba? So kaya sikat na sikat siya, no? Pagdating sa election, kung makikita nyo, two parties should be participating. The one running and the electorate. Okay. Siyempre, siyempre. Oh, dalawa sila. Oh, okay. Pagdating sa social media sa ngayon, kung makikita nyo, yung mga politiko, yung mga tumatakbo, nasa social media nga sila, pero hindi ho sila pumapasok doon sa sinasabi nating engagement or dialogue. Okay. Ang nangyayari, one way. Ibig sabihin, ilalagay ko dyan yung mga promotion ko, yung mga video ko, kung ano yung gusto kong iparating sa mga botante, sasabihin ko, magkokomento ngayon yung mga botante, pero hindi po sila sasagot. So nagiging one-way yung communication, which is totally different from the nature of social media, which is it has to be two-way. Kinakailangan developmental ang communication. Oo. Dito hindi. Parang ginagawa nila, parang isang platform to promote, no, yung kanilang adhikain. No? So, pero Mr. Jerry, bago tayo lumawig at bago mo bigyan ng diin yung mahalagang aspeto sa paggamit ng social media, gaano po o nararamdaman na ba ninyo ngayon na itong mga social media aficionados natin sa buong kapuluan, alam nila ang paggamit ng iba't ibang mga channels nito, no? Facebook, Twitter, Instagram. Alam ba nila ang kanilang social responsibility? Well, hindi pa ganun ka, hindi pa tayo umabot dun sa pinaka-mature level.
So, nagsisimula pa lang actually, no? Pero dito sa Metro Manila, siyempre, maugong yun, hindi ba? Na, ay, naka-smartphone, okay, yung mga may internet. Pero kung pupunta po tayo sa mga... Park lang. Oo. Medyo nagsisimula pa lang. Karamihan sa kanila, featured phones. Ibig sabihin, pang text, pang call, wala pang internet. Papunta pa lang sila doon. But you have to realize, kung titignan po nyo yung mga steps, no? From featured phones, bibili yan ng smartphone. Yan. Pagdating sa smartphone, para magamit mo yung internet capability, kailangan may internet ka. Right. Eh wala pang enroll na yan. Oh, eh wala pang internet. Tapos kung may internet naman, mabagal. Ayun. Oh, diba? So hindi, wala pa siya doon, no? Hindi pa umaabot doon sa level na 'yon. Pero sa ngayon po, dahil itong mga nakalipas na national, local, political exercises natin, eh wala pa itong ganito, no? Iba pa yung mga sistema, no, na mga politicking, yung mga campaigning, ibang iba pa. Pero sa ngayon, ano ang napakalaking advantage na nakikita nyo kapag talagang fully in-exercise nila ang paggamit ng social media? Well, yung unang-unang makikita natin pong advantage dito, yung boses ng masa, marinig natin talaga. Okay. No, iingay at iingay yan. No? Uh-huh. And this is something na hindi pwedeng i-ignore o baliwalain ng mga gustong tumakbo ayan, sa posisyon. Di ba? Uh-huh. So, yan ang pinakamalaki. No? For pag dumating ka dun sa critical mass, ibig sabihin lahat talaga, karamihan nandun na, eh, lahat talaga ng reklamo, lahat ng papuri, lahat mababasa mo na dyan. Hindi lang yun, pati yung mga adverse. Oo, lahat. Lahat na, negatibo, yes, at mudslinging, nandiyan dyan na lahat. Pero ang paano ngayon makukontrol natin ito? Na ika nga, lalo na, sabi nga ng Commission on Election, meron silang mekanismo para makontrol. Is that true? Sa iyong pagtasa, Mr. Jerry? Yung social media mismo, I don't think anyone can control that. Yan, no, hindi nila mapipigilan yan. And we have to admit or realize na it comes with the trade or yung, kumbaga sa ano, yung platform na merong maglalagay ng totoo at may maglalagay ng hindi totoo diyan. Pwedeng gamitin 'yan para o, para din siraan, no? Yung kung sino man ang tumatakbo diyan. So, narinig natin, dami mga basher, 'yan nga yung mga is ganun. There any way para ma-detect nila kung sino 'yan? If ever. Mahirap yan. Kasi kahit right now, nag-uusap tayo, kung ako may account na Jerry 1, kunwari, pwede ako mag-create ng Jerry 2, Jerry 3, Jerry 4, Jerry 5. Hindi mo ako mapipigilan. Mahirap na matrace. Hindi mo mahirap magagawa yun. Mahirap masundan. So, ika nga it will be a futile exercise para sa Commission on Election if ever may magreklamo sa kanila ng mga negatibong publicidad laban sa isang kandidato. Oo, mahihirapan. Tsaka, it will be, kumbaga sa time-consuming, sa dami ba naman ng papasok dyan, iisa-isahin mo yan. Ah. Diba, sino ba to? Ah. Kasi assumption mo, kala mo, totoong tao yun. Pwedeng hindi eh, no? It can be somebody who created just a profile, tapos ginagamit lang niya yan para magpadala ng message. Pero, kumbaga sa ano, I can use a program to do that. No, hindi talaga yung isang tao ang gumagawa niyan. Oh, pero itong mga bashers talagang mahirap natin ma-detect yan. Hindi talaga. Pwede. Kahit po dito sa radyo, yung mga nagte-text, hindi mo makontrol yun, di ba? Pwede silang mag-text sa'yo ng kung ano-ano. The only thing you can do is to edit. Yes. On the air. Yes, diba? Hindi mo babasahin, di ba? Sa social media, hindi. Pag-post mo, nandun na yun eh. Ayo, whether diba? You like it or not. Yes. Okay. Now, pero Mr. Jerry, aside from Facebook, itong Twitter, itong mga iba pang sistema, applicable bang gamitin lahat ito ng mga kandidato sa panahon ng kampanya? Yes, oo. Ginagamit nila lahat ito. Pero yun nga, ginagamit nila ito to promote, no, for promotion, for advertising. Not really to converse or to communicate with the electorate. Ayun. Yun ang pinaka-essence ng social media. Na kailangan mag-usap tayo. Yun yung parang dahilan kung bakit nga siya sikat na sikat. Kasi nga, nakakapag-usap na hindi nila ginagamit. Pero talagang sa tingin mo ba na kinakailangan na maintindihan ng mga gumagamit ng social media yung kanilang social responsibility? At dapat ba napapanahon na medyo magsagawa na ang Department of Communications ng paraan para maparusahan naman itong mga gumagawa at gumagamit nito sa isang maling paraan o adverse system? Well, unang-una siyempre yung information dissemination, ano, yung education. Okay. Kailangan masimulan yan na ano ba yung power nitong bagong social media na to, na hindi porket ito ay libre
eh pwede mo nang sabihin lahat ng gusto mo. There's a certain limit of what you can say, no? So, siyempre kailangan sabihin mo yan na ganito to. Pero to detect them, siyempre iba naman po yung merong ginagamit ito para sa mga masasamang gawain, no? Yung pagnanakaw, panloloko. Yan, siyempre talagang hahanapin mo yan, hindi ba? Pero siyempre, kung ako yung manloloko, hindi naman ako magpapahuli ng buhay sa'yo. Di ba? Magtatago ako eh. Di ba? Meron akong mga facade dyan na gagamit ibang picture na ang ilalagay ko dyan. Di ba? Hindi ko naman sasabihin sa'yo kung saan ako nakatira. So, challenge talaga yan, no? Well, anyway, Mr. Jerry, isa sa mga nakikita natin sa ngayon, ano? Itong nalalapit na eleksyon, eh talagang malaki ang matutulong ng social media. Hindi lang sa kandidato, kundi sa electorate. Ang problema nito, by the time na May, election na, paano magiging mas malawak ang avenues para doon sa mga far-flung areas, sa mga remotest barangay, na makapag-avail din sila nito. Para na sa ganun, eh, maging patas naman, no? ang magiging playing field. Well, definitely, yung advancement natin, tuloy-tuloy yan. Kaya nga sinasabi ko kanina, dito sa 2016, hindi ganun kalakas yung impact, no, ng social media sa magiging resulta ng eleksyon. Pero tingin ko sa 2022, the next election after 6 years, dyan po natin makikita yung role ng social media lalaki. Kasi nga, yung presyo ng mga smartphone, pababa ng pababa. No? Pamura ng pamura. So, yung mga gumagamit ng featured phones, mag-a-upgrade ngayon yan. Uh-huh. No? Bibili na sila. Yung internet, ganun din. Bumababa yung presyo at bumibilis. Uh-huh. No? Hindi katulad nung una, napakahirap mag-access. Talagang terrible. Nag-traffic sa yes, linya. At saka, iilan lang ang nag-aalok noon. No? Medyo may kamahalan. Tama. Oo. Pero, yung bang IP address, eh, pwede po bang mahabol natin yung mga unscrupulous? Ganito po yun. Kung yung gumagawa po ng krimen ay hindi po kasing dunong ng iba. Okay. Yung IP address kasi yan po yung parang address ng bahay nyo eh. Ah. Okay. So every time you access the internet, yung IP address nakikita ko. Okay. So gusto ko lang ipaalam sa inyo, sa mga tagapakinig, na I can spoof. Pwede kong baguhin yung IP address na yon every time pumasok ako sa internet. Kasi alam kong hahanapin mo ako via my IP. Ah, okay, so pwede ko po itago yan. Okay. Or pwede ako gumamit ng ibang IP address. So pag search mo, pag trace mo, mapupunta dun sa kabila, hindi sa akin. Yun ang isa, mahuhuli mo, hindi ako. Or pwede kong pumunta sa internet cafe. Ang makikita mong IP address, yung internet cafe, hindi yung sa bahay ko. Kaya sinasabi ko, kung hindi siya maalam at nasa bahay siya, uh-huh, at ginamit niya yung sarili niyang internet access, eh mahuhuli mo siya talaga kagad. Yes, okay. Parang telepono mo ginamit mo eh. Uh-huh. Pero kung pumunta ako sa sari-sari store at doon ako nakigamit, eh di yung telepono ng sari-sari store ang mahuhuli mo. Diba? Parang ganun. So sa ngayon po, meron pa ba kayong nakikita, Mr. Jerry, ng mga latest gadget na maaari pang mausok come 2016 in addition to itong existing social media network natin? In as far as gadgets, makikita po natin sa 2016 yung mga wearables. Ibig sabihin yung mga sinusuot nyo na po, eh meron ng internet access. No? Aba? Yes. Oh, ngayon nakikita nyo na yung mga relos. Diba? Yung mga internet. Ako, nagtataka tayo. Nagulat ako. Pinagyabangan ako ng isang kaibigan ko. Ginaganon lang. Para may cellphone na rin at the same yes, time. Yes, okay. Yan. Makikita nyo yan. Dadami yan sa 2016. Okay. Tapos yung tinatawag nilang Internet of Things, ibig sabihin, halos lahat ng kagamitan mo, mula sa kotse, mula sa refrigerator, mula sa oven, lahat yan, TV, connected lahat sa internet. Wow. So doon po tayo papunta sa 2016. So ganoon na tayo ka high tech. Oh. At pero nakikita nyo na kung ikukumpara natin yung mga nakalipas na political exercise at this coming May national and local elections, malaki po ang magiging kapakinabangan nino ng politiko o ng electorate. Actually pareho dapat, pareho. No, pareho. Okay. Yun nga lang sinasabi nga lang natin ngayon sa mga in the side of the politician, yung mga tumatakbo, they're using, alam naman nila kung ano yung potential eh. Aha. Pero hanggang dito muna ang gusto nilang gamitin. Yun nga, ibigay sa iyo yung mga gusto ko lang na iparating sa iyo. Pero yung ibang politiko, alam ko nag-hire na lang sila eh.
Yes. Ng mga experts diyan yes. eh. Paglalaruan nila yung social media. Yes, hindi sila mismo. Hindi sila mismo. Tama yun. Ay, kahit na nako, lalo na yung alam naman natin ang mga napakarami ng mga IT experts natin dito. Totoo. Eh magbayad lang sila, alam naman, kaysa naman magbayad sila sa dyaryo, mag-hire na sila ng mga expert, paglalaruan ng social media. Tama. Oh. Okay, so before totally winding, Mr. Jerry, meron ka bang mensahe o paalala sa ating mga kababayan na engaged sa social media? Well, unang-una, gusto ko lang batiin lahat, siyempre, ng maligayang Pasko. Kayo rin po. Okay. Merry Christmas, Happy New Year. Yes. Dapat nga maging responsible tayo sa paggamit nito. No? Okay. Kasi marami pong, unang-una, maraming kabataan ang nandyan, no? Na pag nag-post po kayo dyan, mababasa po nila yan. At yun nga, huwag nyo pong isipin na, let's say, huwag nyo gamitin ito para manira. Kasi huwag nyo isipin na hindi po darating ang araw na kayo naman po ang mabibiktima din. Ayun. No? Pwedeng balikan kayo. May pwede, karma rin yan. Oh, yes, pwede. No? So, yun po. So, just use the platform wisely and also come 2016, let us all vote wisely. Okay. Maraming salamat sa oras na binigay mo, Mr. Jerry. At bumabati ang Radyo Vision ng isang maligayang Pasko. Thank you very much. Okay, mga kaibigan, oh, si Mr. Jerry Liao ang ating pong IT expert at syempre po isang dalubhasa sa larangan ng social media. Okay, tuloy-tuloy na tayo. 42 minutos at 52 segundos. Makalipas ang alas 6, isang ikangay update mula po naman sa hydrologist ng PAGASA, kaugnay ng kalalagayan ng ating mga dams. Sa pamagitan ni Mr. Danny Flores. Mr. Danny, magandang morning. Magandang umaga po. Sir, si Edgar De La Cruz po ito, sir. Ay, Edgar De La Cruz pala. Okay, Edgar, I'm sorry. Kamusta na ang sitwasyon ng ating mga dams at kamusta na itong mga latest na mga kaganapan? Ito po ngayon, kanina pong alas 6 ng umaga, ang elevation po ng Angat nasa 215.8 ito po. Mataas pa rin po hanggang sa ngayong araw. At may naglalabas po sila ngayon ng tubig para mabawasan yung masyado pong mataas kasi ang tubig ngayon po na Angat Dam. At ang Magat Dam naka-open din po. Okay. So, ibig sabihin eh, talagang obligado tayo, Edgar, na pakawalan yan kasi kung hindi, mag-overflow. Opo. Masyado na po mataas to sa 215. Kumbaga po, yung ginagamit na ngayon ng Angat Dam, ito na po yung tinatawag natin na flood storage. So, dapat po itapon na nila yan habang wala pa pong mga pag-ulan sa area nila. Ano-ano ang maaaring maging ill effects nito sapagkat whether we like it or not, talagang kinakailangan na magpakawala tayo ng tubig, Edgar. Ito nga po, binibigyan natin mga ng babala, ito mga area po, especially ito po area ng Bulacan, talaga pong makakaranas sila ng malaking tubig sa Angat River na pwede pong magdulot ito ng pagbaha sa mga mabababang lugar. Mga ilang araw aabutin ang ating pagpapakawala na yan, Edgar? Katulad po nitong Angat Dam, kahapon pa po sila nagbabawas ng tubig. Hanggang sa kasalukuyan po, mataas pa rin yung kanilang elevation. Medyo bahagyang bumaba kahapon. Sa record nila, medyo bahagya silang bumaba. Pero nung habang pumapasok tayo nung gabi, medyo umangat na naman yung elevation nila. So, may nararanasan pa silang mga pag-ulan dun sa kabundukan dyan po sa may malapit sa kanilang sa mismong basin ng Angat. Kaya po medyo magtatagal yan. Hindi lang po natin matya kasi depende po kung anong magiging panahon nila dun sa area nila. Pero kung hindi na po uulan, baka mga 2 to 3 days po magsasara na yan. Okay, so talagang hindi na tayo kakapusin ng tubig inumin. Sa tingin ko po mukhang hindi po tayo kasi ang nung mga ini-interview nyo kami, mga kasama ko dito nung bago pumasok yung mga buwan ng Oktubre, ang hinihingi lang natin yung 210 meters. So lumagpas pa tayo doon sa normal high elevation na 212. So sa tingin ko po sapat po itong stock natin na tubig sa Angat para makasurvive up to the
rain season next year. Sige, maliligo na kami ng 3 times a day. Thank you very much, Edgar. Magandang umaga po. Okay, please keep us posted on any development. Yes, sir. Okay, si Edgar de la Cruz, ang hydrologist ng Pag-asa, kaugnay ng ating mga dams. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Good morning po sa bumubuo ng Radyo ng Bayan. Binabati ko ng ang mga kakilala sa Ken sa Kalayan, Cagayan. Merry Christmas from Garing ng Itbayat, Batanes. Uy, Merry Christmas! Sir Francis Mira, talagang katulad mong broadcaster dahil all around ka talaga. Ang galing mo kahit saan sulok ng karunungan ay nasa iyo. Saludong-saludo ko sa iyo. 100 times, sir. Pinagpala ka ng Diyos para sa akin. Patuloy ang kaularan. Salamat, Verhil ng Cagayan de Oro City. Salamat po. Thank you very much sa mga komplementong yan. At more power sa inyo rin. Okay, God bless. Thank you very much. At puntahan natin muli ang ating Mona Lisa para sa ikalawang bulusok ng mga balita. Ara kami. Magandang umaga ulit sa iyo, Francis. Nagbabala ang MMDA sa posibleng pagsisikip ng daloy ng mga sasakyan sa mga susunod na araw dahil sa nalalapit na araw ng Pasko. Ayon kay MMDA Chairman Emerson Carlos, kadalasan kasing nasa labas ang publiko para sa kanilang Christmas shopping o di kaya ay Christmas party. Kaya naman, ilang hakbangin ang ginawa ng kanilang ahensya para sa holiday rush. Idineploy na ng MMDA ang lahat ng kanilang traffic personnel at nakasentro ang bulto ng mga ito sa shopping malls. Patuloy naman ang koordinasyon ng MMDA sa PNPHPG na siyang pangunahing traffic law enforcement agency sa EDSA. We have been preparing ever since the onset ng Christmas season dito sa holiday search. And anong ginawa natin? Nagkaroon tayo ng adjustment ng mga mall hours. We relaunched yung bike lanes natin. We added additional ferry boats for our Pasig River ferry system. We deployed several personnel dito sa mga choke points. And of course, yung ating mabuhay lanes, we cleared all the mabuhay lanes para magamit na alternate route dito sa mga main arteries natin. Inilunsad naman ng Bureau of Fire Protection ng OPLAN Paalala 2015, Iwas Sunog, Iwas Paputok sa Pasko at Bagong Taon. Ito ay upang paalalahanan ng publiko na mag-ingat ngayong Kapaskuhan. Kasabay nito, nagsagawa ng inspeksyon ng BFP sa mga tindahan ng mga paputok sa Bulacan. Ayon kay BFP Director Ariel Barayuga, wala silang nahuling nagbebenta ng pyrotechnic products na maituturing na paglabag sa Republic Act No. 7183 of Firecracker Law. Samantala, umapela naman si Barayuga sa mga mamimili na mas magandang bilhin na lamang ang aerial fireworks products bilang paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Samantala, pinangunahan ni 2015 Miss Earth Angelia Ong at Dr. Eric Tayag ng Department of Health ng kampanya kontra paputok sa Quezon City. Bukod kasi sa panganib na dulot ng mga ito, masama rin anila ang epekto ng mga paputok sa ating kalikasan. May ulat ang aming kasamang si Jervis Manahan. Ang mga estudyante ng Quirino Elementary School handang-handa ng sumalubong sa bagong taon. Maingay man, hindi raw peligroso dahil tiyak na kompleto ang kanilang mga daliri pagsapit ng Enero. Bahagi ito ng kampanya ng Eco-Waste Coalition na Iwas Paputoxic. Espesyal ang kampanya dahil nanguna si Miss Earth 2015 Angelia Ong at Eric Tayag. Game na game ang kalihim at ang Miss Earth sa pagsayaw kasama ang mga bata dahil mas magandang paraan daw ito sa pagsalubong ng bagong taon. Nakakatuwa na tayo ay nakakapag-contribute sa pagligtas o pag
tulong sa ating kalikasan. So yun naman kami naman sa Miss Earth, anything with environmental support, we will support also. Ang Department of Health po ay natutuwa sapagkat nakikipagtulungan po sa amin ng Eco Waste Coalition. Ang DepEd, maraming salamat po sa inyo sapagkat alam nyo po, taon-taon 1,000 ang nabibiktima ng paputok. No, 1 taon, bumaba tayo at pabababain pa sapagkat ang mga batang ito ay hindi gumagamit ng... Nagkagaon din ang ilang performances na nagbibigay diin sa pangangalaga sa ating kalikasan. Ang paputok kasi, hindi lang mapanganib sa ating mga daliri. Nagdudulot din daw ito ng polusyon na lubhang nakakasama sa kapaligiran. Marami naman daw alternatibong pampaingay gaya ng mga musical instruments, mga gamit sa kusina at alkansya. Itong paputok ay naglalabas ng mga toxic fumes, sabihin emissions. Ito rin yung dahilan kung bakit ang itim-itim ng hangin ng ating na ating nakikita at nating nalalanghap tuwing sumasapit yung December 31 at saka January 1. Sa huli, nanumpa ang mga bata na hindi nagagamit ng paputok. Ay pagdiriwang ang Pasko at sasalubungin ang bagong taon sa malinis at ligtas na pamamaraan. Maraming natutunan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jervis Manahan. Yan na po ang mga balitang aming nakalap ngayong Lunes ng umaga. Sana ay nabigyan namin kayo ng magandang simula. 4 na araw na lang po, Pasko na. Huwag na natin kalimutang kumpletuhin ang ating Christmas shopping at syempre, isa buhay ang tunay na diwa ng Pasko. Muli, ako po si Ara Perez. Balik na sa iyo, Francis. Thank you very much, Miss Ara Perez, ang ating Mona Lisa ng Channel 4. Balikan natin ang ikalawang sigwada ng ating provincial roundup. Radyo ng Bayan Tabuk with Hazel Gupay. Hazel na imbaga bigat, konektado ka. Na imbaga bigat Pilipinas, mahigit 100 pamilya na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ang nakatanggap ng tig-isang dispersal piglet mula sa city at provincial government. Ayon kay Season Paot, Chief Executive Officer ng International Association for Transformation o IAT na partner ng pamahalaan na isang NGO, ilang grupo ang nabuo o naging self-help group mula sa mga malalayong barangay ng lalawigan. Mahigit kalahating milyong piso ang pondong na ilaan para dito. Sa nakaraan, mahigit 90 baboy ang naibigay sa 12 barangay. Layunin nito na maiahon ang kabuhayan ng mga pamilya na nasa ilalim ng 4Ps. Maliban dito, ilang economic enterprises din ang sinusulong ng pribadong sektor at pamahalaan na tumutulong para sa kapakanan ng mga mahihirap. Para sa Radyo Vision, Hazel Gupay, DZRK Radyo ng Bayan Tabuk, Media ng Bayan. Thank you very much, Hazel Gupay. Puntahan natin kagiat ang Radyo ng Bayan Virac with Arlene Bagadiong. Arlene Marhaina Aga, konektado ka. Yes, magandang umaga dito sa Viracatan Duanes. Kaugnay ng naging deklarasyon ng Malacanang ng National State of Calamity, sinulong naman kahapon ni Catanduanes Governor Arsene Wong ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council at binalangkas na ang natitira pang hakbanging gagawin upang magamit ng gusto ang natitirang 9.2 milyong pisong calamity fund ng lalawigan. Ayon kay Governor Arsene Wong, dapat marating ng tulong ang mga apektado at matugunan ang mga dapat tugunan, lalo patuloy ding apektado ng pag-ulan ang mga mamamayan dito. Sa kabilang dako, mas pang pinalakas ng provincial government, Eastern Bicol Medical Center at PHO, pati na ng Solope National Police, ang kampanya nito sa iwas paputok ngayong Kapaskuhan. Sa linggong programa ng gobernador ng lalawigan sa PBS Radyo ng Bayan, muli nanawagan ito sa kanyang konstituwente sa iwasan ang paggamit ng mapinsalang paputok. Binigyang din ito ang temang sa pag-ingay, walang sablay, sa paputok merong goodbye. Samantala, nasa Code White Alert naman ang EBMC, Provincial Health Office dito sa lalawigan ng Catanduanes, bilang hudyat ng kanilang kahandaang tumanggap ng posibleng biktima ng paputok ngayong Kapaskuhan. Para sa Radyo Vision, Arlene Oral Bagadiong, Viracatan Duanes, ang media ng bayan. Thank you very much, Arlene Bagadiong. Samantala, congratulations to Lord Jason and Lorraine Cruz sa wedding nila last Saturday, December 19. Ang pagbati mula kay Richard Noblejas. At happy listening and happy viewing to Miss Doris Chapoco ng
Tondo, Manila. Thank you very much. Magandang umaga. At sa puntong ito, mga kaibigan, ay magbibigay ng ilang mahalagang mensahe si Madam Cecil Guidote Alvarez, ang Director ng Earth Savers ng UNESCO. Magandang morning, Madam Cecil. Magandang morning din po. Tsaka Merry Christmas, Blessed Christmas sana para sa lahat ng ating mamamayan sa buong mundo. Parang napakagandang Christmas gift ang binigay na masasabi po nating global deal para kalabanin ng climate change. Okay. At doon po ay inilunsad sa pamamagitan ng 17 Sustainable Development Goals ang mga pinta ng mga may kapansanan. Sapagkat sinasabi nga dun sa goals at saka dun sa agreement sa Paris na kailangan inclusive growth. Inclusive lahat. Walang maiiwanan. Ayun. Lalo na yung mga merong kapansanan, yung mga batang kalye. At isa hong magandang pagkakataon bukod ho sa Pasko, kung makikita ninyo, meron pang paintings na na-exhibit doon na gawa ng mga may kapansanan. Pero Madam Cecil, sabi nyo December 28 may special na programa. Oo, mangyari po. Akala natin pag Holy Innocents Day, lokohan lang. Pero okay, nagkaroon po ng presidential proclamation sa pagsulong rin noon ng yumaong si Dr. Alejandro Roses, okay, na magkaroon ng pagbibigay diin sa karapatan at pangangalaga sa mga kabataan na nasa mahirap na kalagayan. Okay. Now, Madam Cecil. Yun ho ang para sa mga batang kalye. This coming December 28. Para malalaman naman po na ang bigayan, lalo na nga po dun sa mga nasalanta ng bagyo. Okay. So, maski na ho dun sa aming mga kailan sa Isabela, tinamaan rin ho sila ng bagyo. Lahat. So, Madam Cecil, siguro po magandang mailatag natin ang mas komprehensibo yan sa susunod na mga episode ng ating radio show. Matutuwa po kami dahil napakahalaga po ng pagbibigay diin sa karapatang pantao at pangangalaga, sabi nga ng ating Papa, lalo na ngayong Pasko. Okay. Pangangalaga sa mga mahihirap at pangangalaga sa ating inang kalikasan. Okay, at maraming salamat, Madam Cecil Guidote Alvarez, sa pagbisita nyo sa Radio Vision. At sa ngalan po ng aking kabalikat, Miss Vivian Gulia, ang aking co-anchor lady. At syempre pa sa ngalan ni Miss Ara Perez at sa ngalan ng Radio Vision Family, ang inyo pong kaagapay, Francis Cansino, nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a beautiful and meaningful Monday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.